Meron na ako ditong 2 cups na glutinous powder. Lagyan ko lang din ng condensed milk. Lagyan ko na rin ng tubig. Ihalo lang hanggang sa matunaw lang din yung glutinous powder. Habang ginagawa ko yan, mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. Okay na tong ating glutinous powder, tunaw na rin din naman. Ay ilipat muna natin sa isang bowl at salain para sigurado lang na walang buo-buo na natitira sa ating mixture. At ibabrush ko na rin ng mantika yung ating molder at saka ko ilagay yung ating tikoy mixture. Pagkatapos yan, lutuin na natin yan sa steamer at nakapainit na rin ako ng tubig. At lutuin na rin natin yan ng mga siguro mga 40 minutes hanggang sa maluto lang din. Para malaman mo rin maluto, gamitan natin ng toothpick. Pag wala nang dumikit, ibig sabihin luto na. At tanggalin muna natin yan sa steamer at palamigin. Okay na tong ating tikoy, malamig na rin. Ilipat ko lang din yan sa chopping board. Nilagyan ko siya ng cling wrap para hindi dumikit. At palamanan natin yan ng yema spread. Caramelt ang gamit ko at available na yan, mga kalasa, sa Shopee. At kung gusto mo rin mag-order direct sa akin, pwede mo na rin ako i-message. Spread na lang natin yan sa ating tikoy. At bago natin siya iro-roll, kagaya lang sa nakikita mo sa video, maglagay lang tayo na para hindi lang siya maging messy o hindi magkalat. Tamang-tama lang sa tikoy natin kung gaano kalaki. At iro-roll na yan, kagaya sa nakikita mo sa video na ginagawa ko, ano mo lang sa cling wrap kasi talagang madikit siya. Pagkatapos niyan, kukoat natin yan sa crushed peanut o mayroon akong dinurog na mani. Hatiin ko lang yan sa gitna para hindi naman masyadong mahaba at saka natin siya i-coat sa mani. At pagkatapos yan, ready to serve na yan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ilagay na lang natin yan sa ating serving plate at ready to serve na yung ating napakasarap na tikoy yema spread. Kaya mga kalasa, gawa ka na rin dahil sa sobrang dali at napakasimple niya lang. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli, mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!